mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ngayon ay may devotion, morning devotion, at tayo po ay nasa DFC Caingin, Morong Rizal, under po ng District 8. At bilang pagpapasimula po sa umaga ito, tayo magpuri sa Panginoon. Sa mabuting bagay na simulan natin ang umaga na tayo nagpupuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Glory to your name, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin po namin.
tagong bayan sa pangalan ninyo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Inihiling namin, Panginoon, na samahan ninyo po kami sa inyo sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat sa inyo sa bagong lakas. Salamat sa inyo sa panibagong pagkakataon, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyo, sa inyo lang po namin ibinabalik ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Ang Panginoon, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Diyos ay napakabuti. Salamat sa Panginoon sa isang bagong umaga na muli ay ibinigay sa atin ng Panginoon para tayo ay makapag-aral, para tayo ay makalapit sa Kanya. Salamat sa ating Diyos. Tayo po ay magbukas ang ating Biblia sa aklat po ng Zechariah or Zacharias chapter 4 verse 6 hanggang 7 po. Zechariah chapter 4 or Zacharias chapter 4 verses 6 hanggang verse 7. Aking pong salin ay salita ng Diyos at ganito po yung binabanggit. Sinabi niya sa akin, bago ko sagutin iyon, pakinggan mo muna itong mensahe. Itong mensahe ng Panginoong makapangyarihan na sasabihin mo kay Zerubbabel. Zerubbabel, matatapos mo ang pagtatayo ng templo hindi sa pamamagitan ng lakas at o kakayanan ng tao, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. Maging kasinlaki man ang bundok ang hadlang na iyong haharapin, papatagin iyan. Matatapos ang templo at habang inilalagay ang kahuli-hulihang bato nito, isisigaw ng mga tao, Panginoon, pagpalain niyo po ito. Purihin ang Panginoon, pagpalain ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatan ko po na magagawa natin sa tulong ng Espiritu. Amen? Magagawa natin sa tulong ng Espiritu. Anumang bagay ang ginagawa natin para sa Panginoon, anumang ministeryo o responsibilidad ang iniatang sa atin ng Panginoon, tiyak po na magtatagumpay po ito at magagawa po natin dahil tutulungan tayo ng Panginoon. Salamat po sa ating Diyos. Meron po ba akong sound po? Salamat po sa ating Diyos. Hallelujah. Bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po munang bigyan ng kaunting background itong aklat na ito at yung ilang bahagi sa mga talatang ating binasa. Bale, ito po ay isinulat ni Propeta Zacharias at si Propeta Zacharias ay ayun, salamat po, narinig po pala. Si Propeta Zacharias po ay sinugo ng Panginoon upang hikayatin yung mga tao na tapusin yung pagtatayo ng templo. Sa tagpong ito po ng aklat na ito ay nakabalik na po yung ilang mga Israelita mula po sa pagkatapon galing sa Babylonia at sa panahong ito ay muling itinatayo ang templo. Ano po? Pagbalik nila sa Jerusalem. Ito yung unang ipinag-utos ng Panginoon ang itayong muli yung templo. Mapapansin natin kung gano'ng kahalaga sa Panginoon itong templo na ito na ipatatayo. Ano po? Kasi pagbalik nila mula sa pagkabihag, pagbalik nila mula sa pagkatapon, ito yung unang ipinagawa sa kanila ng Panginoon, yung itayo, rebuild the temple. Para sa mga Israelita, ito pong templo itatayo nila ay mahalaga po ito kasi sumisimbolo po ito dun sa karangalan at kagandahang loob ng Diyos para sa kanila. Ano po? Mahalaga rin yung templong ito para sa Panginoon dahil yung templong ito na nung una bago po sila umalis sa Jerusalem, sa Israel, sa bago sila maipatapon, mahalaga ito sa Panginoon kasi itong templong ito ay yung templo na pinasimulang itayo ni David. Ibig ko sabihin, si David po nagplano pero si Haring Solomon na po ang nakapagtayo. Ito ay nagnasa si David na magkaroon ng templo para sa Panginoon
mabigyan ng tahanan yung kaaba ng tipan ng Diyos. Hindi ko na po babasahin. At ang sabi niya sa kanyang sarili, siya ay merong natitira na maganda na palasyo, pero yung kaaba ng tipan ng Diyos ay walang matirahan. Kaya po, siya ay nagnasa na makapagpatayo ng templo para sa Panginoon. At nalugod po ang Diyos doon. Natuwa ang Panginoon na ang sabi ng Panginoon kay David, wala nakaisip ng ganyan, ikaw wala nakaisip ng ganyan. Kaya gawin mo ang nais mong gawin at magtatagumpay ka. Sa makatawid po, nagawa ni David yung plano ng pagpapatayo ng templo. At sa panahon ni Haring Solomon, doon po na ipatayo yung templo na ito. At nang maitayo yung unang templo na ito sa pamamagitan ni Haring Solomon, pinununan Diyos yung templong ito ng kanyang kapangyarihan. At nangako ang Diyos na lagi siyang sasama sa templong ito, at ang sabi ay lagi siyang gagawa sa tuwing ang mga tao ay dadalangin sa lugar na yon, anumang gawa, anumang panalangin, anumang gagawin dun sa templo na yon ay tiyak na sasamahan ng Panginoon, gagawin ng Panginoon. So napakahalaga po ng templo na ito para sa mga Israelita. Gusto ko lang basahin yung Kalawang Hari, chapter 8, verse 10 to 13. Nakikita po niyo dito kung paano pinuno ng Panginoon itong templo na ito. 2 Kings chapter 8, verse 10 to 13. Ang sabi po dito, Unang Hari po pala. Unang Hari po, sorry po, Unang Hari, chapter 8, 10 to 13, ganito po ang sinasabi. Nang lumabas ang mga pari sa banal na lugar, may ulat na bumalot sa templo ng Panginoon, hindi na makagawa ang mga pari sa kanilang gawain sa templo dahil sa ulat, dahil ang kapangyarihan ng Panginoon ay bumalot sa kanyang templo. At nanalangin si Solomon, sinabi niyo po, Panginoon, na maninirahan kayo sa makapal na ulat. Ngayon, nagpatayo po ako ng kahangahangang templo para sa inyo na matatahanan nyo magpakailanman. So, makikita po natin doon na ganoon katindi yung presensya ng Panginoon na itinalaga dito sa templong ito. At kung babasahin pa po natin yung mga sumunod na mga talata, nung itinatalaga na yung templo, talagang kumilos ang kapangyarihan ng Panginoon. So, napakahalaga po talaga ng templo na ito dahil ito ay para sa mga Israelita, ito ay nagsisilbi simbolo ng karangalan, yung pagsama, kapangyarihan ng Diyos sa kalagitnaan ng kanyang bayan. Pero, nung ang mga Israelita ay mabihag, mapunta sa Babylonia, nakita nila na yung templo ay nawasak. Nakita nila na bumagsak yung templo, ibig sabihin, halos gumuho na rin yung kanilang pag-asa. At sa muling pagbabalik ng mga Israelita, ito po yung unang responsibilidad na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Ibinigay ng Panginoon sa mga propeta, ibinigay ng Panginoon sa mga namumuno kina Zerubbabel yung pagpapatayo ng templo. At makikita po natin, hindi po madali yung responsibilidad na ibinigay sa kanila kasi mula sila sa pagkatapon, discouraged pa sila, makakaunti pa yung kanilang resources kasi nga muli nilang itinatayo ang Jerusalem. Pero makikita po natin po na dito pa lamang sa pagbalik nila sa Jerusalem mula sa pagkatapon, ipinapakita na ng Panginoon yung simula ng katuparan ng kanyang pagpapanumbalik sa mga Israelita at sinimulan niya ito sa pagpapatayo ng templo. Ano po yung dapat nating tandaan? Ano yung dapat tandaan ni Zerubbabel sa gawaing ibinigay sa kanya ng Panginoon? Kung babasahin po natin yung ating teksto sa Zechariah chapter 4, verse 6. Malik po tayo. Ang sabi po doon, sinabi niya sa akin, bago ko sagutin iyon, pakinggan mo muna itong mensahe ng Panginoong makapangyarihan na sasabihin mo kay Zerubbabel. Zerubbabel, matatapos mo ang pagpapatayo ng templo hindi sa pamamagitan ng lakas o kakayanan ng tao, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. Amen? Ano po yung unang mapapansin natin? Anong dapat tandaan ni Zerubbabel sa gawain ibinigay sa kanya ng Panginoon?
sabi ng Panginoon, matatapos mo ang pagtatayo ng templo. Tinitiyak ng Panginoon kay Zerubbabel na anuman ang responsibilidad na ibinigay sa kanya ng Panginoon ay tiyak na magagampanan niya at matatapos niya. Sa kabila ng sitwasyon ni Zerubbabel at ng kanyang bayan, kasi nga po discouraged sila, galing sila mula sa pagkabihag, hindi pa ganun kabuo yung kanilang spiritual na kalagayan at kakaunti pa rin yung kanilang magagamit sa pagpapatay ng templo. Unlike po doon sa una na kay David, tunay-tunay lahat ng ginto, pilak yung ginamit sa pagpapatay ng templo. Pero dito, pagbalik nila, halos wala silang resources. Halos wala silang gagamitin sa pagpapatayo. At maaaring yung ipapatayo nilang templo ay hindi maging kasing ganda nung unang templo na naipatayo. Pero nais tiyakin ng Panginoon kay Zerubbabel na kahit ganun yung kanyang kalagayan, matatapos niya yung pagpapagawa ng templo. Magagampanan niya yung responsibilidad na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kasi ang Panginoon ang nagbigay nun eh. Kapag ang Panginoon po ang nagbigay sa atin ng isang gawain, tinitiyak po ng Panginoon na magagampanan po natin yun. Mapapagtatagumpayan po natin yun. Kasi ano sabi? Sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Hindi sa lakas na meron ka. No? Hindi sa kakayanan na meron tayo. Ang sabi doon ay, matatapos mo ang pagtatayo ng templo, hindi sa pamamagitan ng lakas o kakayahan ng tao, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu. Tinitiyak ng Panginoon sa kanyang lingkod na si Zerubbabel, na patatapos niya, whatever your resources are, anuman yung mga kakulangan na meron ka, maaring hindi pa sapat yung mga gamit mo sa pagpapatayo ng templo, maaring hindi pa sapat yung mga resources mo, pero huwag kang mag-alala, sabi ng Panginoon, matatapos mo ang pagpapatayo ng templo. Yun yung dapat tandaan ni Zerubbabel at yun yung mensahe ng Panginoon na dala-dala ni Zechariah. Nais ipakita sa atin ng Panginoon na hindi hadlang yung kakulangan ng mga resources na meron tayo para magawa natin yung ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Hindi hadlang yung kakulangan nung o kawalan ng ibang mga bagay para magawa natin yung mga ipinagagawa ng Panginoon. Sapat na ang lakas ng Espiritu ng Diyos na nasa sa atin para magawa natin at magampanan natin yung mga trabaho at mga responsibilidad na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yun yung ipinapakita ng Panginoon kay Zerubbabel. Oo, mahina nga kayo sa ngayon. Oo, sa ngayon, maaaring kulang, hindi sapat yung lahat ng pangangailangan nyo para magawa nyo yung dapat nyong gawin. Pero huwag kayong mag-alala, ang lakas ng Espiritu ng Diyos ay nasa sa inyo. Diba? Not by might nor by power. Hindi sa inyong kakayanan, hindi sa inyong kapangyarihan. Kundi doon sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na kumikilos sa inyo, matatapos nyo ang pagpapagawa ng templo. Mapapatayo nyo. Kaya po, kung may gawain o responsibilidad na ibinigay ang Panginoon sa atin, mga pinagagawa ng Panginoon, mga kapatid, tinitiyak ng Panginoon na matatapos natin ito. Sa kabila ng kakulangan ng resources natin o gaano man kabigat yung kinakaharap nating sitwasyon. At anuman yung pagsubok na kakaharapin, ang sabi dito sa verse 7, maging kasinlaki man ang bundok, ang hadlang na iyong haharapin, papatagin yan ng Panginoon. Amen? Minsan, sa paggawa natin ng kalooban ng Diyos, dumaranas tayo ng umaharap tayo sa mabibigat na pagsubok. Diba? Sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, sa pagakbang natin pasulong para sa Panginoon, umaharap tayo sa mabibigat na pagsubok. Pero kapag ka ang Diyos meron siyang gawain ibinigay sa atin, humarap man tayo sa mga pagsubok, sa mabibigat na sitwasyon, alam natin na yun ay mapagtatagumpayan natin. Kasi ang ginagawa po natin ay hindi natin trabaho. Ang tinatrabaho natin, ang ginagawa natin ay hindi natin sariling trabaho, kundi yun ay trabaho o responsibilidad na ipinagawa sa atin ng Panginoon. At anumang gawain ipinagagawa sa atin ng Panginoon, tinitiyak ng Diyos kung may pagsubok man sa gitna
ng mga gawain na yun, tinitiyak ng Panginoon na malalagpasan natin yun, mapagtatagumpayan natin yun, kasi yung lakas ng Espiritu ng Diyos ay kumikilos po sa atin. Kaya, anumang gawain ipinagkatiwala ng Diyos, tiyak na magagampanan natin ito dahil sa tulong at lakas ng Espiritu ng Diyos na nasa atin. Our strength, our abilities are not enough to finish God's work, but the Spirit's power in us will help us to finish it. Hindi enough. Maaring hindi maging sapat yung kakayanan na meron tayo. Maaring hindi maging sapat yung lakas na meron tayo. O maaring maging kulang yung talento o kakayanan na meron tayo. Pero mga kapatid, nadyan ang Espiritu ng Diyos. Kulang man tayo ng kakayanan, kulang man tayo ng talento, o wala man tayo ng iba pang mga resources, pero nadyan ang Espiritu ng Diyos, nadyan ang Kanyang lakas para tumulong sa atin. At yung Espiritu ng Diyos ay sapat para magampanan natin ito at para magawa natin ang lahat ng ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. At matatapos natin, magagampan natin, mapapagtagumpayan natin yung ipinagagawa dahil sa lakas ng Espiritu ng Diyos na kumikilos sa atin. May, sa pangalawang bahagi po, ay mapapansin po natin dito sa verse 8 hanggang 10, babasahin ko po. Kaya sa pamamagitan ng anghel, sinabi sa akin ng Panginoon, matatapos ang templo sa pamamahala ni Zerubbabel gaya ng pamamahala niya sa pagtatayo ng pundasyon nito. At kapag nangyari na ito, malalaman ninyo na ang Panginoong makapangyarihan ang nagsugo sa akin sa inyo. May mga taong kumukutya dahil kakaunti pa lamang ang magagawa sa pagpapatayin ng templo, pero matutuwa sila kapag nakita na nilang inilagay ni Zerubbabel ang pinakahuli at natatanging bato sa templo. Yung pangalawa pong dapat tandaan ni Zerubbabel sa pagpapatay ng templo ay hindi dapat maliitin ang panimula ng gawaing ibinigay ng Diyos. Amen? Hindi dapat maliitin ang panimula ng gawaing ibinigay ng Diyos. Sabi po ng verse 10, may mga taong kumukutya dahil kakaunti pa lamang yung nagagawa sa pagpapatayin ng templo. Ba? Alam natin yung kung paano sila nagsimula na magpatay ng templo pagbalik nila sa Babylonia, struggle po sila kasi bago pa lang nila na itatayo yung mga pundasyon, meron ng mga kumukutya sa kanila. Meron ng mga nagdi-discourage sa kanila na, naku, huwag nyo nang ituloy yan, dito, ganyan. Kulang ang materyales, kulang ang ano. At maraming mga manggagawa doon yung nawalan ng lakas, na-discourage sila at naipatigil ang pagpapatayin ng templo. Pero sinugo ng Panginoon yung kanyang mga propeta para encourage yung mga tao, lalo na si Zerubbabel, na itayo nila, yung ituloy nila yung pagpapatayin ng templo. Ano po yung dapat tandaan ni Zerubbabel? Hindi dapat maliitin ang panimula ng gawaing ibinigay ng Diyos. Dahil alam mo nang pinisimula ng Panginoon, mga kapatid, tiyak natatapusin niya ito. At matutuwa tayo sa magiging bunga nito sa uli. Ano pong sabi? Matutuwa sila kapag nakita na nilang inilalagay ni Zerubbabel ang pinakahuli at natatanging bato. So yung pinakang capstone, kapag nilalagay na yung capstone, yung pinakang dulo, yun ay sagisag na, tapos na yung construction, tapos na yung pagpapatayo, at ready na para italaga yung building na yun. Pag nakita ng mga tao yung kahuli-hulihan na pyesa na dapat ilagay dun sa templo na yun, matutuwa sila dun sa magiging bunga. Kaya, ganun din po sa bawat isa sa atin, maaring mahirap yung panimula ng mga bagay, yung mga pinasimulan sa atin ng Panginoon, maaaring mahirap ang sitwasyon ngayon, pero huwag tayong titigil. Amen? Magpatuloy tayo sa gawain sinimulan ng Panginoon sa atin. Maaaring may pagtitiis sa ngayon, pero huwag kang titigil. Dahil matutuwa ka kapag nakita mo na yung kabuuan ng ipinagagawa ng Panginoon. Huwag mong mamalitin ang pinasimulan ng Diyos, ng Panginoon, gaano man kakapos ang pangangailangan, gaano man kadami yung pasanin, dahil lahat ng yan ay mahalaga sa Panginoon. Alam nyo, gaano man kaliit o kalaki ang isang gawain, kung yung gawain na yun ay ipinagagawa ng Diyos, mahalaga yun sa Panginoon. Maaring sa paningin ng iba, yung ginagawa mo hindi mahalaga kasi aliit naman yan.
hindi naman masyadong pansinin niya ginagawa mo. Papatayo ka ng church o kaya magsisimula ka sa gawain. Alit naman ang pasimula mo. Gano'n ang iba, laking dito ganyan. Ang daming mga sinasabi, pero alam niyo anumang gawain na para sa Panginoon at kung yun ay pinagagawa ng Diyos, gaano man ito kaliit o kalaki, mahalaga para sa Panginoon yun. Maaring hindi maging mahalaga para sa iba. Pero sa paningin ng Diyos, sa point of view ng Panginoon, sa view ng Panginoon, napakahalaga po. Amen? Kaya po, magtiis, magtiyaga at magpatuloy tayo, matatapos natin ang lahat ng pinagagawa sa atin ng Panginoon, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng ito dahil sa tulong ng Diyos sa atin, tutulong ang Kanyang Banal na Espiritu. Hindi tayo pababayaan ng Espiritu ng Diyos, lalo na at ang ginagawa natin ay para sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga po ng Kanyang mga salita, anumang bagay na pinasimulan niya sa atin, sabi ng Philippians chapter 1 verse 6, anumang bagay ang pinasimulan ng Panginoon, He who began a good work in you shall take it to completion until the day of Jesus Christ. Hallelujah. Kaya maaaring yung sitwasyon mahirap sa ngayon, pero wag mong maliitin yung sitwasyon ng yung mga panimula. Wag nating maliitin. Kaya sabi ng Panginoon kay Propeta Zacarias, o maaring may mga taong kumukutya dahil kakaunti pa yung nagagawa sa templo na parang hindi matatapos siya, para walang pag-asa, naku, walang mangyayari dyan. Maaring sa paningin mo malabo yung parang nakikita mo para sa hinaharap na hindi mo pa nakikita lahat o maliit pa, naku. Pero huwag nating maliitin yung mga bagay na yun. Yung mga panimula na yung nagaway na ibinigay ng Diyos, mga gawain ibinigay ng Diyos, napakahalaga po nun kasi naigawain ng Panginoon. At matutuwa tayo sa bunga ng lahat ng ginawa natin kung tayo ay magpapatuloy. Kasi ang sabi dito ng Panginoon, dun sa verse 7, matatapos ang templo at habang inilalagay ang kahuli-huli ang bato nito, isisigaw ng mga tao, Panginoon, pagpalain po kayo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon kapag ka nagpatuloy tayo, gaano naman kahirap, ginawa pa rin natin yung mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Pag nakita natin yung kabuuan, kaya pag nakita natin na kumikilos na ang Panginoon, sa bandang huli, makikita natin na napakadakila pala nung ating ginawang paglilingkod. Napakaganda pala nung ating ginawang pagpapatuloy. Maaring yung pagpapatuloy natin sa mga oras ito, nahihirapan tayo. Alam niyo po, naalala ko nga po nung kami nagsisimula sa lugar na ito, mahirap po talaga. At parang hindi ka tutuloy kasi nag-iisa ka, pupunta ka sa Bible study, dala-dala mo yung gitara. Naku, dala-dala ko yung gitara. Hindi ala ka, pumunta ng Bible study, may dala akong Bible. At wala akong masyadong kakilala. At parang titingnan mo na, parang wala yatang mangyayari. Pero kahit pa, ganun yung sitwasyon, tuloy ka pa rin. Tuloy-tuloy ka. Hindi mo man nakikita. At habang tumatagal, nakikita mo yung pagkilos ng Panginoon at matutuwa ka. Dahil yung ginawa mong paglilingkod ay isa palang napakadakilang bagay. Maaring hindi appreciate ng iba. Amen? Yung mga paglilingkod na ginagawa mo, maaring hindi appreciate ng iba yung maliliit na bagay na ginagawa mo para sa Panginoon. But for God, it is so precious. Napakahalaga noon nung ginagawa nating mga paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayong umaga na isabihin sa atin ng Panginoon na magtatagumpay tayo, magagawa natin ang lahat ng bagay sa tulong ng Espiritu ng Diyos na suma sa atin. Kahit kulang ang mga resources natin, kakaunti yung mga kakayanan, o ano man ang sitwasyon natin sa mga panahon ito, mahirap man ang ating mga sitwasyon, pero tinitiyak ng Panginoon na sa tulong ng Kanyang Banal na Espiritu magtatagumpay tayo. Sa tulong ng Kanyang Banal na Espiritu, magagawa natin, magagampanan natin ang lahat ng mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Marami pong ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Amen. Basically, para sa lahat, pinagagawa sa atin ng Panginoon na gawin ang Kanyang mga kalooban, yung Kanyang mga salita ay ating ipamuhay.
yun po ay gawain, ibinigay sa atin ng Panginoon. Baka pamumuhay tayo ayon sa salita ng Panginoon. Bakit? Nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Hindi na lang natin nakikita, di katulad ng mga Israelita na noon, yung pagkilos ng Panginoon ay through fire, lindol, kulog-kidlat, nakikita nila sa bundok, kumukulog, kumikidlat, apoy. Pero sa mga panahon natin ngayon, tumahan na po ang Espiritu ng Diyos sa atin. Nasa atin na siya, hindi na lang kasabay, kundi nasa loob natin, kasama natin, na tumutulong sa atin para gumawa ng kanyang mga kalooban. Kaya talagang magagawa natin ang mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Diyos. Not by might nor by power, but by my Spirit. Kaya mga kapatid, ano man yung kalagayan po natin ngayon, huwag tayong mag-alala, tutulungan tayo ng Panginoon. Yung mga trabaho, gaano man kabigat, yung mga trabaho pinagagawa sa atin ng Panginoon, oo, kulang yung resources, kulang yung mga kakayanan, kulang yung lakas, ba? Hindi sapat yung lakas na meron tayo, pero nagyan ang Espiritu ng Diyos, sapat ang lakas niya para tumulong sa atin. Dahil yung gawaing ginagawa natin ay hindi para sa atin. Ang gawaing ginagawa natin ay gawaing ibinigay sa atin ng Panginoon. At dahil ito ay gawaing galing sa Panginoon, tiyak ang tulong ng Diyos. Tiyak ang tulong ng Panginoon. Kapag nagpatuloy tayo na ginagawa yung mga gawaing ibinigay sa atin ng Panginoon, alam nyo mga kapatid, sa bandang dulo makikita natin, sisigaw talaga tayo, Lord, salamat sa inyo. Pagpalain po kayo, Panginoon. Bakit? Makikita natin yung kadakilaan ng ginawa natin pagdating. Hallelujah. Awitin natin yung isang awit. Sabi dun sa awit ay, not by might nor by power, but by your Spirit. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Awitin natin. Not by might, not by power, but by my Spirit, says the Lord. Amen. Hallelujah. Not by might, not by power, but by my Spirit, says the Lord. Sometimes fears can hide your vision. A loss of purpose can you die. Salamat sa lakas ng inyong banal na Espiritu na palagi namin kasama, na tinutulungan kaming magawa ang lahat ng mga bagay na pinagagawa ninyo, Panginoon, sa amin. Salamat po, Panginoon, sa patang kalakasan galing sa inyo, sa patang pagkilos ng inyong banal na Espiritu upang mapagtagumpayan namin at magawa namin, magampanan namin, Panginoon, yung lahat ng gawain ibinigay niyo sa amin. Hallelujah! Bagamat nagtitiis sa ngayon, bagamat may mga pinagdadaanan sa ngayon, Panginoon, pero kapag makikita namin yung bunga ng lahat ng inyong mga binagawa sa amin, mapapansin namin at mapapatunayan namin napakadadakila ng ginawa namin paglilingkod.
gaano man to kaliit o gaano man kalaki yung mga paglilingkod na meron kami, Panginoon. O Lord, napakadakila nun para sa inyo. Napakahalaga nun para sa inyo. Dahil ito'y gawain galing sa inyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Patuloy na dalangin ko po na pagpalaan niyo po ang aking mga kapatid na naririto sa devotion na ito, Panginoon, at anuman ang kanilang sitwasyon. Dumadaan man sila sa iba't ibang mga bahagi ng paglilingkod at pananampalataya at dumaraan sa mga paghirap at pagtitiis at mga pagsubok. Panginoon, palakasin niyo sila at hayaan niyo na ang lakas ng inyong banal na Espiritu ay magmanifest po sa bawat isa sa amin sa umagang ito, sa oras na ito. At iparamdam niyo sa amin, ipadama niyo sa amin na hindi kami dapat mangamba, hindi kami dapat tumigil, hindi kami dapat malungkot, hindi kami dapat matakot, Panginoon. Kundi magpatuloy kami sa gawain ibinigay niyo sa amin, sapagkat dinitiyak niyo sa amin anumang ang bagay na ibinigay niyo na gawain sa amin, tiyak na magagampanan namin ito, tiyak na pamagtatagumpayan namin ito, tiyak na matatapos namin ito, Panginoon. Not by might nor by power, Lord, but by your Spirit, O Lord. Ang maipadama niyo sa amin muli at ipaalala niyo sa amin ang lahat ng mga pagkilos niyo ginawa niyo sa amin mula nung una kaming naglingkod sa inyo. At hayaan niyo na patuloy kaming lumakas at lumakas sa pamamagitan ng inyong Espiritu at sa pamamagitan ng inyong mga salita. Pagpalaan niyo po ang bawat isa, pagpalaan niyo po ang mga pastor at ang lahat ng mga manggagawa, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang mga salita ninyo sa umagang ito, O Diyos. Ang lahat ng mananampalataya sa mga oras na ito na naririto sa live na ito, Panginoon, patuloy niyo kaming tulungan at patuloy niyo kaming samahan, Panginoon. At patuloy naming maranasan, Panginoon, ang masaganang pagkilos ng inyong banal na Espiritu. Inaangkin namin, Panginoon, ang pangakong ito, O Diyos, sa pagkatulad ng inyong mga salita. Ang pangakong banal na Espiritu ay pangako na dapat naming angkinin. Salamat po, O Diyos. Salamat po, sino man sa mga kapatid namin ang may mabibigat na pinagdadaanan. Panginoon, dalangin ko po na palakasin niyo sila, ipadama ninyo ang inyong yakap, ipadaman niyo ang inyong pagkilos, ipadaman niyo ang inyong kapangyarihan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. At ano pa man yung sitwasyon na pinagdadaanan ng mga kapatid, katagpuin niyo po ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ang buong maghapon na ito, Panginoon, inilig namin, O Diyos, ang inyong pag-iingat at paggabay at pagpapalakas, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Palaan niyo po ang bawat sa amin, sa inyo po ang papuri, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Ngayon po ang Panginoon sa mga pagpalang umaga po sa bawat isa sa amin. Sa Diyos po ang Panginoon.